Sobrang apektado kami. Lalo na yung mga manlalaro. Lalo na ako. Gawa nang sarado yung mga court, kanselado yung mga games. At sobrang dami talagang case dito sa Pilipinas eh. Number one sport dito talaga sa Pilipinas, basketball. Sobrang dami ng court dito, halos bawat kanto may court eh. Kaya sobrang sakit talaga sa kanila nung nawala talaga yung basketball. Dumadayo kami sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas para makapaglaro at turo na rin ng libre sa mga bata. Pansin ko rin sa pag nag-training kami, iilan lang yung may dalang bola, hindi sila makapabili ng sarili nilang bola. Maraming naapektuhan sa mga teammates ko, especially ako. Kasi may mga trabaho kami na hindi namin in-expect na magagawa, pero para makatulong sa pamilya namin, nagawa namin yung trabaho na yun. Yung iba sa amin nagtuturo ng basketball drills online para maka-inspire sa mga bata at para hindi sila mawala ng pag-asa. Napakahalaga kasi ng basketball sa lifestyle ng Pilipino kasi buhay bola kami. Kaya nung nagsara yung mga court, napakahirap sa amin. Pero nagagawa pa rin namin ang paraan yan. Nagtatayo kami ng maliliit na court sa loob ng bahay. Sabi nga ng coach namin, ituloy pa rin namin ang pagtitraining. Basta dumistansya lang daw kami. Kaya ako, araw-araw ensayo pa rin. Para maging healthy ako at syempre hindi ko kinakalimutan ang pag-aaral. Advice ko lang sa lahat ng ballers dyan, kung nasa mababang sitwasyon kayo ngayon sa buhay nyo, parati lang kayo mag-focus sa mabuting bagay at subukan palawakin ang alam niyo sa buhay. Sabay-sabay tayong mangarap, magpursige at isipalpal itong virus na ito. Sundin lang natin ang patakaran at maging magandang example sa kapwa natin. Balang araw, gigising lang tayo. Makalaro tayo kasama mga kaibigan natin. Mawala rin lahat ng problemang to. Matatalo rin natin yan. Tiwala lang tayo.